Kamusta kayo? So for today's video ay maaga kaming mga nagsigising para bumaba ng kabundukan para mamili ng konsumo. Pero bago ang lahat ay pinagbukas ako ng irog ko ng buho. Nadaan yung takip din, tingnan mo. Kami yan, butas eh. Tadong basang-basa na ito dyan namin namayaan eh. Ito. Alright! Baka si Kwenta. Ayon, pinarinig ko sa inyo kung gaano ba kasaya ang buhay namin dito sa bundok kapag kami ay magkakasama. Itong bundok na to ay pinaka-bakasyonan lang namin kasi may kanya-kanya kaming pamilya. Kumbaga dito na yung pinaka-banding namin para kami ay magkasama-sama. Bababa nga kami ng kabundukan para mamili ng aming konsumo. At ayan, nakita nyo kung gaano katarik yung inaaho namin na daan para makababa ng kabundukan. Tapos syempre, sama-sama ako kami ng aking mga kapatid at bayaw with the gang ang pagbaba namin at pamimili namin ng aming mga konsumo for today's video. All right. Ngayon nga, hindi ko nabidyohan yung tatlong ilog na tinawid namin kasi mataas ang tubig. Saka ayan, nakikita nyo, hindi maganda ang panahon, maulan, pero syempre kailangan namin bumaba para mamili ng aming mga pagkain. So ayan, nag-request pa ang ate ko na pumunta dyan at umahon daw dyan kasi ibang way yan para daw makita namin yung view na maganda. So pinagbigyan naman namin siya at maganda naman talaga yung view, napaka-relaxing, tapos ang gandang pagmasdan ng kalangitan, ang ganda ng ating kalikasan. Ito nga palang lagi namin kasama ni Irog ay ang dalawa kong ate, tapos yung dalawa kong bayaw. Pagkatapos naming umakyat doon sa magandang view ay bumaba na rin kami kasi nga baka abutan kami ng malakas na ulan at hindi maganda ang panahon. Kaya sana ay huwag naman tayong abutan ng baha, kailangan namin magmadali kasi hindi natin masasabi kung kailan lalaki ang ilog dito sa bundok. So ayan. Ayan nga, at nakikita nyo ang view ay talagang namang napakaganda, nakaka-relax. Talagang ma-appreciate mo kung ikaw ay nature lover ang kagandahan ng ating kalikasan. Sa lugar na to ay talagang ma-enjoy nyo ang bawat isa kasi doon sa lugar namin ay walang internet, wala kaming TV, kaya ayun. Pero may power kami, kaya masusulit nyo yung bawat araw na magkakasama kayo kasi sa panahon ngayon, laging hawak ay telepono, cellphone, puro gadget. So ngayon, sa lugar namin ay walang ganong humahawak ng cellphone, halos ako lang kapag ako ay magbe-venue. So eto nga palang palusong na to ay napakatarik nyan. Pagka ikaw ay naka-sidecar, kailangan bababa yung sakay para makaahon, lalo na kung maraming karga. Tapos kailangan ay may alalay na tulak, pero dahil naka-single lang kami ay kayang-kaya ng aming motor yan. Matarik yan lugar na yan, masyado siyang matarik kaya mahirap din siyang ahunin. Kaya kailangan ay doble-dobling ingat, lalo na kapag ikaw ay
Palusong. So, hindi naman din magtatagal ay makakarating na kami sa Bilihan. Kasi just imagine kung gaano ba kalayo yung Pamilihan para kami ay makapamili ng mga fresh na ulam. Tatawid ka ng 4 na ilog at ilang bundok yung aahunin mo, kasama na rin ang pagbaba. Dahil maaga kami umalis ng Kubo ay may mga inabutan pa kaming fresh. Mabuti na lang at maaga-aga kami at hindi pa lumalakas ang tubig at hindi pa lumalalim ang ilog. Tapos, ha? Yung pusang mas maliit. Yung pusang maliit. Ha? Tatlo. Pagkaya rin nga namin bilhin lahat ng kailangan ay umuwi na rin kami, pero bumuhos din ng ulan at yan, pero hindi pa ganong malakas, pero mababasa pa rin kami. Alam nyo ba yung feeling na umuulan, basa kayo, pero hindi nyo nararamdaman yung pagod kasi bawat isa ay masaya yung bonding kasi kasama mo yung mga mahal nyo sa buhay. Sa mga vlogs ko ay lagi nyo naririnig yung mga beshi ko. So ang mga beshi ko ay yung mga kapatid ko. Pinakamasarap na kaibigan para sa akin ay ang kapatid. Tawa-tawa nga lang kaming mga beshi ko, pero ang totoo ay nilalamig na kami niyan. Sa pagkakataon nga na ito ay todo yakap na ako kay Iro kasi nilalamig na ako kasi simula pagbaba namin ay umaambon-ambon na. Tapos ang Iro ko ay wala man lang sombrero kasi ang suot kong sombrero ay yung kanya. Tapos pagkatapos noon ay eto na nga, nandito kami sa may Palusong na madulas. Ito yung inaon namin kanina, kung narinig nyo ko na nagsabi na, sabi ko kanina, ate ay makigiraan po, ito yung inaon namin ng matarik. So tumawid kami ng 2 ilog, hindi ko na videohan kasi medyo mataas yung tubig. So kailangan kong humawag mabuti kay Iro kasi bawal maglikot, baka kami ay mabuwal, pati ang mga pinamili namin ay malalim.
nakalaglag sa tubig. So, kailangan dito ay doble-doble ingat ka kasi napakadulos ng lupa dito, lupang pula. So, sa pagkakataon na yan, ay isang bahay lang yung madadaanan namin. Tapos, ang layo ng pagitan para sa bahay namin sa kubo ng nanay ko. So, ayun, dito sa lugar na to ay napakasarap palikan kasi nakaka-relax, ang tahimik. Wala kayong gagawin kung hindi magluto, magkwentuhan. Tapos, yung mga lalaki ay mga nagtatagay-tagay din sila. Pinaka masaya ay yung matitreasure nyo, yung ma-enjoy nyo yung kwento ng bawat isa. Kasi syempre sa kabayanan lahat ay busy sa cellphone, kahit mga bata, puro cellphone ang hawak. So dito hindi, puro kwentuhan lang. Ayan, di ba ang ganda ng lugar, ang tahimik. Dito ako lumaki sa lugar na to. Dito kami tumira hanggang grade 3 ako. Tapos nung pagkat grade 3 ko ay lumipat na kami sa Baliwag, sa bayan. Kasi nga laging lumalaki ang tubig, nahihirapan kami kapag ka may ulan. Tapos isa pa ay sadyang napakalayo ng aming mga nilalakad. Kasi dati hindi ganyan kaganda ang daan. Ilang dekada na rin yung nakalipas kaya maganda na. So ito. Ngayon, hanggang sa kubo ay kaya nang makarating ng single, pero ang may sidecar ay hindi kayang umahon dun sa pinakamatarik na ahonin kasi talagang sasayad ang sidecar, pero kung karamatsog ay kaya naman. So, ito na yung last na bahay bago yung bahay ng nanay ko. Ang layo diba ng pagitan. Tapos sa pagkakataon na ito ay tatawid pa kami ng isang ilog. Tapos, isa na lang doon na sa amin. Ito na nga ang last na ilog na tatawirin. Tapos nandyan na yung kubo ng nanay ko. Tapos nandyan yung anak ko na nag-iintay sa amin ng asawa ko. Kasi nga nauna na yung mga kapatid ko kaya alam niya ay nandyan na din kami. Kapag aahon po ng kabundugan, kailangan ay malakas ang iyong braso sa pagmamaneho at ang iyong mga paa para pantukod kung sakasakaling na out of balance. So ayan na nga yung anak ko nag-iintay sa amin. Napakasarap sa pakiramdam na yung anak mo ay sumasalubong sa'yo kasi darating yung araw na magbibinataya na hindi na halos sumalubong sa'yo kasi nahihiya na. Nakarating na nga kami sa kubo ni nanay at ito na nga ang huling tawid. Tapos ayun, ang mga batang maliliit ay nag-iintay sa amin kasi syempre pag bumaba ka ng kabundukan, kailangan pagbalik mo ay may pasalubong ka sa mga bata at naghihintay sila kahit ano naman na iabot mo sa kanila ay masaya na sila. Pagkababa ng aming mga pinamili ay may kanya-kanya na kaming trabaho, kanya-kanyang linis na para sa paghahanda ng aming tanghalian. Huwag po kayong mag-alala, malinis po ang tubig na ito. Nilalagyan ko ng palaman. Diyan mo na nilalagyan ng palaman. Cheese at giniling. O kaya, cheese, kalakamatis, luya, sibuyas. Sa mga ito. Sige mo si Lemon Chan. Pinasilip ko muna sa inyo yung aming tanghalian. Ang irog ko ang punong abala sa pagluluto. Tapos yung mga bayaw ko sa pagkakataon na to, ako ay taga video lang kasi hindi ako bihasa sa pagtitimpla ng mga ganyang ulam. So hanggang sa susunod, lihit raot! Hi, Chef! Ganda ng luto, no?